Matapos umanong mag-inuman, naisipan ng grupo ni PO2 Gabriel Gabriel, miyembro ng Presidential Security Group, na tumambay muna sa isang kainan sa Moriones Street, Tondo, Manila. Pero nauwi sa gulo ang kanilang pagtambay nang makaalitan nila ang isang grupo nang dahil lamang sa upuan. Sa kuha ng CCTV, makikita si PO2 Gabriel na nakasuot ng pulang t-shirt at paalis na sa kainang pedicab nang bigla siyang pinigilan ng lalaking nakaputi. Bumaba mula sa pedicab si Gabriel at dito na nagsimula ang rambulan. Binatupan ng bote, binatupan ng silya, sumimpli pa ang isang ito. Parang may narinig kaming pumuto kasi nga kariniwan na nga po yung mga pangyayari dito Sampung minuto makalipas ang rambulan sa Moriones Street, niresbakan naman ang grupo ng lalaking nakaputi sina PO2 Gabriel sa kanilang baluarte. Sa isa pang kuha ng CCTV sa Coral Street, kita ang dalawang lalaking walang habas na nagpapaputok sa walong lalaking nagtatakbuhan. Dito na napatay si PO2 Gabriel at nadamay ang pamangkin niyang si Crisanto Giovanni Lozano. Nadapa si Lozano habang tumatakbo palayo sa mga gunman. Nang madapa, pinalo siya ng isa sa mga gunman sa ulo at binaril. Bilang isang magulang, bawiin yung buhay ng anak ko ng ganung paraan. Hindi po tama eh. Kaya yung putok nila, kahit sino na lang ang tamaan. Habang pumutok sila, papalapit sila rin sa mga tao. Kinilala ang mga gunman na magkakapatid na sina Razel, Oliver at Julius Santos. Kasama rin nila sa mga nanghabol sa grupo ni PO2 Gabriel ang isang alias Ogie at di pa nakikilalang lalaki. Titignan natin kung papasok sa murder o kaya homicide. Pinaghahanap na ngayon ang mga suspek. Ernie Manuel, ABS-CBN News.